Let's talk. Ang ganda ko talaga. Ba't ganun? May problema na rin ako eh. Let's talk about oral diagnosis. Ano yun? Sinilalim na English na yun eh. Putangin ng mga aso to oh. Lo. Masyado malalim na English yung oral diagnosis. Pwede pakibabawan. O ganito lang ha. Ang ibig sabihin ng oral diagnosis, ito lang lalagay mo sa isip mo. Aalamin kung ano ang problema ng mga, ng ipin mo. Ala, putang inang aso to. Papabunot ba? Okay. Ang oral diagnosis ay... Sige, kayo muna. Ang inang mga aso to. So, tandaan mo lang, sa oral diagnosis, ang sinasabi lang dito, ano ang problema ng ipin mo at ano ang solusyon? Problema at solusyon. Sa chat, malalaman, boba, face to face, true check-up / consultation, oral assessment. Kailangan nakahiga ka sa dental chair, ineng, na nakabuka ang bibig mo kasi gusto ko maamoy ang hininga mo eh. Hindi mo pwede tanong-tanong lang, ha? Guys, iwasan niyo yan. Yung, doc, anong problema ng ipin ko? Puro sira na. Ang laki ng butas ng harap. May itim sa dulo. Bi walang sinabi sa oral diagnosis na imagination. Wala! Pag i-imaginin mo ako, wala ah. Ang procedure sa oral diagnosis ay, ano daw? Palpation. Kailangan hawakan. Ha? Bakit hawakan? We check kung saan malambot. Tinanong the infected tooth. We palpate. Ano pa? We percuss. Tutuktukin. Sakit? Hindi. Sakit? Hindi. Aray! Idea ka na. Sumakit. Oops. Questionable yan. Ano pa? Trans-illumination, iniilawan. Mga online, pati niya ang ngipin mo. Patingin. Nga. Ilawan mo ng online, Zoom. Walang ganun. Ha? Kailangan face-to-face. At kung hindi pa makuha at hindi pa malaman ang problema ng ngipin mo, you need x-ray, radiograph, study ka, sinusukatan, and CBCT. Diba? Things like those. Ang tanong, alin doon sa mga procedure na yon ang most effective way? Yeah, this is a board exam question. Alin doon ang pinaka-effective na procedure to diagnose your case? Alin? Sagot. Wala. Ang tamang sagot ay full medical history. Full medical history. Kailangan mo mag-inquire. Kailangan mo makausap ang pasyente. Uy, chismosa ka. Ah, talaga. Yung kapatid mo, ganyan din ngipin. Oh. Tatay mo. Adik. Oh, kaya pala. Nanay mo, babalu. Ano man ah. Mag-usap kayo. Nung pasyente. Para may idea ka kung anong problema ng ngipin. So again ha, walang chat. Walang chat sa TikTok, Facebook, o kung ano-ano man, text man yan. Naintindihan? Naintindihan na ha? Kailangan pumunta. Eh kasi Doc, ganito eh. Ang problema kasi namin, kulang kami sa budget. Tinatanong namin sa'yo, Doc, kung anong problema through chat, kasi paghahandaan namin yung budget. Yung pera. Kung malaki man yan, kung umabot man yan na 10,000, pag-iipunan namin. Kaya kailangan, bigyan muna kami ng quotation. O 15,000, o mag-iipon kami. Kaso nga ganito eh. Be, ang diagnosis ngayon ay hindi na pwe... Kung anong problema ng ngipin mo ngayon, ay hindi na magiging problema ng ngipin mo pagkalipas ng isang taon. Mag-iiba na. So, bago ka makaipon ng 10,000, kailan ka makakaipon? Next year? Iba na. Nabubulok ang ipin eh. Di ba?
Dati buong ngipin mo, ngayon tuod na. Pudpud na. O ano na yun? Naintindihan? Naintindihan? So, hindi na yun ano, hindi na, kailangan mo talaga magpakonsulta. May mga dentista na nililibre ang check-up para malaman lang yung kondisyon ng ngipin mo at para mapag-ipunan mo. Pero we will give you certain time, ha? Yung sinabi ngayon, kunyari, oh, pasta yan, ha? Pasta. Oh, pasta. Di, isang buwan lang yun, kailangan, matagal pa nga isang buwan eh. At least isang linggo lang, kailangan makapag-prepare ka na, ha? Hindi yung pwede, ano ngayon? August 2023, August 2024 ka bumalik. Ngayon sasabihin mo na, August 2024 next year, sabi mo last year pasta to. Siya nga, Bill, lumaki na yung sira, bunot na yan. Ano ka ba? You get the point? Ha? Kung dinayagnose ka ng dentista ngayon, inalam ang problema mo ngayon, ngayon lang dapat gawin. As soon as possible, ASAP. Huwag mong patagalin. Kasi pag pinatagal mo, mag-iiba na ang problema. At mag-iiba na rin ang solusyon. I'll give you an example. Janen! So, halata na ang pasyente ay poor oral hygiene. Lahat sira. Ining, lahat sira. Guys, ganito nga pala. Masingit ko lang. Pag nasira ang pangil mo, bad oral hygiene ka na talaga. Ha? Kasi be, yung pangil, yan ang least na masisira sa ngayon. Mabubulok na ang bagang, mabubulok na ang harap, pero yung pangil nandiyan pa rin. Kasi hindi sila agad-agad nasisira. Oo. Tingnan mo lahat ng bungal, lahat ng bungi. Ang natitira pangil. Tingnan mo. Ubarin mo yung pustiso, may pangil. Di ba? Ano ka, ahas? Di ba? So, yung pangil, pag nasira yon, pasensya na. Weh, hindi naman eh. Tanggapin mo na lang. Poor oral hygiene ka talaga. Hindi ka talaga nagtututbrush or hindi ka talaga naglilinis ng ipin at all. Pag nasira pa ang pangil mo. Naintindihan. Because of its anatomy. Huwag na natin palawigin, nahaba lang tayo. Okay. O ito, sabi na natin, pumunta siya. No? Face to face kami. Bango. Bango yun nga. Game. Dok, yung budget friendly lang, ha? Sige. Ako mag-diagnose. Budget friendly. Okay. Bunot lahat ng tuod. Bunot lahat ng pudpod. 1, 2, 3, 4. Ha? Hindi pwede lahatin. Ha? Dito lang tayo sa kanan. Ah, kanan ba yan? Kaliwa. Ah, dito lang tayo sa isang side. Bakit? Lahatin mo na para isang galingan. Iniisip namin kung ano ang magiging buhay mo pagkatapos naming bunutan. Paano ka makakakain? Eh, puro sugat yan. Puro bunot yan. So, patihin natin yan. Ito, first week, second week, second appointment. Kung hindi pa kayang sunod ng isang linggo. Naintindihan? Wow. Diba? Nagkaka-idea ka na. Masabi ko yun through chat. Puntangin na baka chatmate na tayo, may relasyon na tayo, hindi pa rin tayo tapos mag-usap. Yeah. Second appointment. Gumaling na to. Dito umuya ang pasyente pagkatapos tong bunutan. Hoy. Bunat. What? Questionable to. Questionable. Baka kasi kung magkaroon ako ng budget, pwede kong i-RCT or kung hindi pa affected ang ugat, ipasta. May kailangan din natin ng ngipin para kapitan ng denture. Ha? Kailangan natin ng ngipin. Basta masisave, isave, iligtas. Pero itong mga to, hindi na pwede iligtas. Bunot. Okay. Nabunot na lahat. Sukat na. Sabihin natin na pasta to. Or in our city, na restore. Ay, palitan natin ang kulay. Pukin ang ina mo naman eh.
na restore yung green pasta. Oh. Okay na, Doc. Ayan, bunot na lahat, malinis na. Sukat agad? Hindi. Kailangan mo maghintay bago siya magsara lahat. Wait for English. Wait for the extraction site to heal. Kailangan gumaling yan. Kailangan magsarado yung mga pinagbunutan. Kailan yon? 6 na buwan. 6 months, primary closure. O nga na. Na. Ano nangyari? O makakapag-ipon ka pa. August ngayon, September, October, November, December, January, February ka magkakaipin. Di ba ang haba? Oh, hindi yan nasasagot ng chat lang. Kailangan pumunta ka talaga. Naintindihan? Eh, Duk, ano eh. Hindi pwedeng wala akong ngipin. Hindi ah. Other option. Paano kung ang pasyente ay ano, kailangan magkaipin agad? Kasi, sabihin natin na, ga-abroad. Kailangan mag-abroad ako eh. Kasi kailangan may ngipin ako. Dok, may trabaho na. Ang trabaho mo? Teacher. Ha? Teacher ka? Kailangan may ngipin ako para maganda ang ano ko sa... Ngayon mo lang yan naisip. Pukinanginan mo kung hindi ka mag-a-abroad, kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka magpapagawa. O go. Huwag mo mamadaliin ha. Kasi it takes time. O sige, pagbigyan. Meron tayong tinatawag na immediate denture. Immediate. Pagkabunot ng ipin, may pustiso ka agad. So, susukatan muna yan, ina-knockdown lahat ng mga tuod, ina-knockdown lahat ng pudpod, pagkabunot ng mga ngipin ng mga kailangan bunutan, may pustiso ka na agad. Pwede yon. Kaso nga lang, anong disadvantage? Ang disadvantage ay after 3 months, kailangan mo mag-reline. Kasi luluwag siya. Common sense naman. Yung pinagsukatan yan ay mag-iiba na. Pag gumaling na yung mga pinagbunutan. So, lumuluwag yung pustiso. Naiintindihan? Naiintindihan, ha? So, Doc, aray ko, mayaman ako. Mayaman, ayoko ng denture. Gusto ko tanim. Ah, implant, gusto mo? Okay, sige. Be, kailangan kasi ang implant, you have an adequate bone. Kailangan maganda yung buto mo. So, require CBCT. CBCT. Cone beam computed tomography. Basta ganun, Google mo na lang. Ha? Magkano yan? 6,000 to 10K. Sabihin na natin, oh, maganda ang buto. Tanim. Yung red implant. Tanim. Di ba ang dami? Ang dami mong option. Kaya dapat pumunta ka sa dentista kasi para ma-budget din natin. Kung may pera ka, kung nakakaluwag-luwag ka naman sa buhay, alam din natin kung ano yung makakaginawa sa budget mo. Ha? Implant. 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 Ang dami namang implant. Bakit ganun? O sige, buwasan natin. Pero, fixed bridge ka. Pwede yan. Konti yung implant, basta marami lang yung pagkakapitan. Ah, pinaliwanag ko na yan ha, yung, ang tawag, Antes Law. No? Kailangan, mas marami yung pinagkakapitan kaysa sa pontik ng ipin. Naintindihan? Naintindihan. Eh ngayon, ang problema, ganito. Doc, pumunta ang pasyente, no, ganyan. Yun ang mga plano ko, di ba? Nakwento ko na, oh, talaga. Oh, mag-ipon na ako. Kaya yan. I have 500,000, okay. Ang problema, the patient is pregnant. Buntis. Of course, it will compromise the case, di ba? Haba. Buntis ka? Be first trimester ng pregnancy, hindi pwedeng bunutan. Hindi ka pwedeng mag-take ng antibiotic. Ang dami niyan. Paano ka gagaling? So, yun lang ha.
napaka-komplikado para mag-assess tayo ng problema natin sa bibig. Kaya hindi ako tumatanggap ng chat. Ah, may meron pa tawag eh. Dok, yung bagang ko, ang laki na sira. Tapos sa harap, ano, may magkaiba yung laki sa akin, yung laki sa iyo. Ha? Kaya kailangan, pumunta ka talaga. Be, sa mga ngipin, for something that you could use for a lifetime, a long time, kailangan pinaghahandaan. Pinaglalaanan ng panahon at budget. Naintindihan? Yan lang. Thank you.